Nagbabalik ang inyong programang For Your Information, mga kaibigan. Ang dapat pag-usapan sa Malacanang, sa Senado at Kongreso, bababa ang presyo ng asukal. Yun ang dapat nating pag-aralan, mga kaibigan. No? Eh, pataas ng pataas, wala na hong pagbaba eh. Buti nga itong gasolina at itong krudo, bumababa na eh. Hindi ho ba? Kaya nga sabi natin, lagyan ng solusyon ang bawat problema. Hindi ho yung nakikipagbabag tayo, hindi naman natin nakikita yung tunay na issue. Ang tunay na issue po dito, nahihirapan ang sambayan ng Pilipinas, sambayan ng Pilipino sa presyo. No? Kung mag-aangkat ba, bababa ba ang presyo? Yun ang tanong. Oh. Eh, ang mahirap po eh, hindi naman bumababa yung presyo eh. Hindi ho ba? Yun ang dapat natin tumbukin. Oh. Dapat makita ho natin yun. At, ano yan eh, dapat negotiable yung, ano, yung ating Department of Agriculture, at liwanagin. Oh. Eh, merong isang director, nagre-resign na rin siya. Ano, dahil sabi niya, matagal na nga akong gusto mag-resign eh. Eh, in-extend ako ng in-extend, di ko nga maintindihan. Eh, inayunan niya dahil nakita niya talaga magkakaroon ng kakulangan by October. Hmm. Yun din ang sinasabi ni Sebastian. Ewan ko kung bakit naman nananahimik. Ito, dakdak to ng dakdak. Eh, ang ganda sana ng paliwanag ninyo. Bakit kayo mag-i-import? Eh, ang problema, hindi naman ninyo maipaliwanag sa sambayan ng Pilipino eh. Hindi nyo pwede, hindi nyo maipaliwanag. Kasi nung naiipit na tong SRA, na-disgruntled na. Hindi na makapagpaliwanag. Oh. At ang sinisilip natin, magkano ba mga tutubuin ito mga unggoy na to? Oh. Ngayon, yung ipapalit ba natin, eh, makakatulong? Ang tanong eh, ang kailangan na tulong na mailalagay dyan sa Sugar Regulatory Administration, eh, kinakailangan matitino. Eh, ang bigat eh. Ha? Katulad lang yung traffic. Ha? Merong color coding scheme. 1,000 pinakamababang penalty matatamasa ng tatamaan yan. Eh, ang nakikita ko dito, puro paggawa ng pera eh. Kasi naman tayong mamamayang Pilipino, ano, tayong mamamayang Pilipino, hingi tayo ng hingi ng ayuda. Ha? Hingi tayo ng hingi ng ayuda, hindi naman natin tinatanungan ang ating sarili, saan kinukuha ng gobyerno yung hinihingi ninyong ayuda? Kaya kaliwat kanan eh, gawaan ng pera eh. Hmm. May camera, merong law enforcers, meron na ng ano eh, may camera na, hindi, actually hindi na nga kailangan ng ano, ng traffic enforcer, na andyan pa rin. Yun ang nangyayari. Parang ang lumalabas, ang nakikita ko dito ngayon, kahit saan, puro korupsyon. Mr. President, tignan ho natin mabuti at sana maging matalim tayo dahil ang paghanga po ng programang For Your Information sa inyo ay napakataas. Eh, baka mapaligiran kayo ng mga tulisan, katulad yung spokesperson ninyong babae. O, hindi ba matitigil yung labanan nila ni Secretary Rodriguez? Eh, hindi naman nila kaya lahat gampanan. Meron lang silang tinututa para makaposisyon, anak ng tupa naman. O, hindi ho natin binibigyan ng solusyon eh. Ha, katulad po nitong mga electric cooperative, nabigyan ba ng solusyon? Ha, natatandaan ko eh mga 9 to 12 years ago. Binantayan ho namin 'yan sa Kongreso eh, yung mga
electric cooperative. No, wala rin ho nangyayari. Yung mga demonyo, sasabihin pa dun sa mga umaatake. Eh, tumigil na kayo, kung hindi, hindi ko kayo bibigyan ng budget. Ganun ang nangyayari, mga kaibigan eh. And up to now, yan pa rin ang nangyayari. Kaya nakitaan ko to dahil na may kaibigan tayo, isang napakagaling na abogado na nagkokolum na sa pahayagan, eh napadalahan ako. Ngayon, unahin ko lang, yung Church of God, yung Church of, Church of God ba yun? Yung pinunta namin dyan sa San Pedro, napakaganda po nung worship, at binabati ko po kayo lahat dyan. Alam mo ninyo, ang masakit lang, itong kagaguhan ng mga patakaran ng S-Lek, di ba, pagka North, N-Lex, pagka South, yung papuntakan Laguna, S-Lex. E di nag-skyway ako, ayon, magandang umaga sa Gate Church sa San Pedro. Nag-enjoy ako doon sa the way they pray. Malaking pagkakaiba eh, bago nga itong S-Lek na to. Pag nagdadasal tayo, kinakailangan mataimtim eh, hindi ho ba? Like sa Catholic Church, yung mga pare, hindi ko po kayo inaaway ah. Tignan po ninyo yung mga churchgoers ninyo on how they are deeply praying. Yun, napaka-importante po nun. Kasi sa Catholic, kung ano yung ebanghelyo, nabibigyan nila ng kapaliwanagan. Ang tanong naiintindihan ba ng mga nag-a-attend sa church? No, not like yung mga born again at yung iba pang religious group. Nakikita po ninyo yung kung paano sila magdasal. Meron ka pang makikita ni sinusulat ano yung verse. Ano yung bersikulo ganyan. Kaya napakasarap pagka nag-a-attend ka, Tapos pag kumanta sila, damang-dama mo yung spirit. Ha? Yan yung nakita ko doon sa Gate Church diyan sa San Pedro, Laguna. Paano ka nga naman makakapanalangin? Kung ang tinitignan mo doon sa church mo, dibdib ng babae. Diba? Kaya, dito sa Gate Church ng San Pedro, makikita mo, meron din ako isa pang inatinan na Christian dyan sa Harrison Plaza nung araw. Makikita mo, may hirap, middle class, merong may kaya, Makikita mo on paano sila nagpe-pray. Iniintindi nila bawat bersikulo. Yun ang napakaganda dito. Pero, pag sinamahan mo ito ng katarantaduhan, walang mangyayari. Katulad rin ho ng gobyerno natin pag nagtatalakay tayo. Kaya, dyan sa pag-attend ko sa Gate Church ng San Pedro, sa lahat po ng namumuno, magandang umaga sa inyo at thank you for sharing a wonderful mass na binigay ho ninyo. Sabi ni Janet Portalesa, ganyan ang born again, kuya. Masarap maging Christian. Alam mo ninyo, masarap talaga kung yung church goer iniintindi ang bawat sinasabi ng pastor o ng pare. Ha? Kahit saan ka umaten, alam mo ninyo, ang dami ko experience dyan. Nag-attend na po ko ng ilang beses sa misa ng Iglesia ni Cristo.
Napakaganda. Ha? Nag-attend na rin ako sa ng ilang beses ng dating daan ni Brother Eli Soriano. Napaka sincero ng mga churchgoers nila. Yun ang dapat kopyahin ng Katoliko. Marami nga ho nagsisimba sa Katoliko eh. Eh, ang tinitignan yung katabing maganda at saka yung maganda yung pogi eh. Ha? Eh, sa Christian, naku Diyos Mariose, pati nga po yung, halimbawa, umaawit, binibigyan nila ng action yung kanta at sinasayaw nila. Ha? Good morning, Hanilet Pinascosas ng ano, ng Canada. Janet Fortaleza ng Japan at Maureen Advincula ng Zambales. Sa inyo po lahat, kanina paumanhin, ano, nawala tayo sa air. Eh, hindi ko nga maintindihan itong cell site natin eh. Ayan, dapat ito i-improve ni Pangulong BBM. Ano, yung ating cell site. Dahil napaka laking tulong po yan, lalo-lalo na itong pasukan sa school, August 22, pasukan ho. Ha? At nalulungkot ako, nakita ko rin kanina na yung isang napakalaking eskwelahan dyan sa Quezon City, yung Colegio de San Lorenzo. Ha? 30 years in operation, ho, nag-declare ng magsasarado na po sila. Marami pong mga eskwelahan sa bansang Pilipinas ang nagsasara na ng eskwelahan. Bakit? Siguro yung isang araw pag-uusapan natin muli, yung depekto ng mga kung ano-anong paraan, kaparaanan ng DepEd, kung ano mga pagkukulang at kaparaanan ng CHED, at ano mga pagkukulang at kaparaanan ng TESDA, isang araw pag-uusapan po natin. Ngayon, ang bad experience ko sa pagpunta ko sa San Pedro, whereas naibsa naman yan dahil napakaganda naman sinimbahan namin diyan. Etong racket ng SLEX. Kasi pagkapapunta ka ng Laguna, ang dadaanan mo SLEX. Pagkapapunta ka ng Norte, ang dadaanan mo NLEX. Ngayon, kung papunta ka ng Subic, EasyTech, di ba? Yung katarantaduhan na itong buwakan ng inang tong SLEX na to. Halimbawa, from Manila, nag-skyway ako. Ha? Para madama nung kasama ko, si Commander. Ah, ang ganda na, sabi ko, actually maganda na Pilipinas eh. Kung tutuusin, Mr. President Bongbong Marcos, ang sarap dumaan dyan sa SLEX. Ha? Kaya lang, buaya, etong San Miguel Corporation, etong si Ang. Demonyo kayo. Masyado ninyong winawalang nga yung mga commuters eh. Katulad po, from Manila to San Pedro, 185 ang toll fees, ha? One way ho yan, one way. Ngayon pumasok ka ng San Pedro pero hindi ka na makakalabas ng San Pedro. Kita ho ninyo kadimonyohan nitong SLEX na to, ha? Mr. Ang, naintindihan ho ninyo. Pangalawa, saan ka lalabas kung sarado yung exit ng San Pedro? Doon ka ngayon lalabas sa Susana Heights. Sa Susana Heights, ang sinasabi nito mga buwaka ng SLEC na ito, nagtaka ko eh, kasi nung papuntang from Manila to San Pedro, 185. Tapos nung Susana Heights to Manila, 179. Okay. Eh, siyempre,
umuwi ako lagi sa San Bales eh. Hindi naman ako nagpupunta dyan sa Laguna. Diba? Ang masakit dito, pagpasok mo ng Susana Heights, doon sa pinakabukana, hindi mo mapapansin na pagpasok mo doon sa toll gate, kung yung papasukan mo bang toll gate, eh, to Manila. Hindi mo mapapansin ho yun. O, kasi, may iba't ibang lane eh. Meron doon sa kanan, hindi ko alam kung saan papunta yung buwakan ng lugar na yun. Ngayon, pagpasok namin ng toll gate, di dire-diretso, tapos may parang U-turn slot to Daang Hari, sabi. Bakit kailangan mong sabihin pampor to Daang Hari yan? Bakit kapapasok mo pa lang ng toll gate eh? Ba't kailangan mo mag-U-turn, di ba? Ba't mo lalagyan ng U-turn slot yan? Kung halimbawa, galing ka ng Kalamba, to Daang Hari, nilagay mo doon, bahala na yung nalito doon. Eh dito, nalito eh. Ha? Hindi mo mapapansin yung signage. So, sabi ko, ano ba, saan ba papunta to? Itong pakanan na to, tsaka yung pakaliwa. So, napilitan tayong nag-U-turn doon sa Daang Hari. Diba? Ngayon, pag U-turn natin, balik tayo doon sa toll gate. Sabi ko, saan ba yung papuntang Manila? Eh, tama ho yung dinaanan nyo, kaya lang hindi kayo dapat mag-U-turn. Eh, ba't mo nga nilagay yung U-turn doon, eh, hindi naman daan yun. Kasi kung U-turn slot for Daang Hari, hindi rin naman ho yun ang daan ng papuntang Daang Hari. Alam mo ninyo kung magkano yun, yung U-turn ka lang, 80 pesos. Anak ng puta. Ha? Ang masakit, mga kaibigan, bumalik ka. Ha? Yung from Susana Heights, sabi ko doon sa toll gate, Quirino Avenue ako mag-i-exit. Pinagbayad ako ng 179. Yung 179 na yon, hanggang Makati lang pala yon. Ha? Ngayon, siyempre, didiretso ka. Kasi nakita mo, may signage sa highway. Going to Quirino, going to Nagtahan, ganyan, ano ho. Ito yung paglabas mo doon sa Quirino, hindi mo ngayon malaman kung alin ang dadaanan mo. Kasi ang sabi nung gago doon mga tao, mga kaibigan, hindi daw po kasi sila pwedeng maglagay ng signage ng paying sa parang paying, ganun eh. Ha? Another 105. From Makati to Quirino Avenue, 105. Bakit hindi kayo kinakailangan maglagay ng signage na ito yung meron silang pinalalagay na sticker kasi dyan eh. Ano, kaya ho nila ginagago ang tao para mapilitan ka magpalagay ng sticker. Eh, ang problema nga po eh, hindi naman ho kami tiga Laguna eh. Dumayo lang kami sa Laguna. Eh, tiga NLEX kami. Meron kami nun. Diba? Pangalawa, hindi nyo dapat pilitin ang commuter kung magpapalagay sila ng sticker sa inyo. Tapos, ang pinakamababang pondo doon, 500 piso. Kasi pagka 100 na lang, pupunta ka rin doon sa magbabayad ka rin eh, kasi kulang, di ba? Yan, dapat inaayos ninyo yan. Ha? Magagalit sa inyo ang Diyos dyan, mga walang yaka kayo eh. Ha? Gusto nila dito, RFID. Ang tanong eh, walang question kung lagi kang pumupunta ng Laguna. Katulad ko, time to time, umuwi ako ng San Bales,
kinakailangan mag-RFID ako. Pero kung hindi ako umuwi lagi ng Sambales, hindi ko kinakailangan mag-RFID, di ba? Eh, yung RFID niyan, kada load mo diyan 500. Eh, ang nakikita natin dito, Mr. President, masyado namang garapal na gigipitin mo yung commuter. Ano? Eh, hindi naman, hindi, lahat ba na nagpupunta ng Laguna, Tega Laguna? Oh. Diba? Yan ang dapat ayusin ng Kongreso. Ha? Dapat ayusin ho ninyo yan. Katulad yung sugar regulatory, anak ng tupa, mag-i-import kayo ng October. Bakit? Di kulang. Oh. 1 month before. Oh, buti nga, mag-i-import agad eh. Ang tanong dapat ninyo dyan, kung mag-i-import ba, bababa ba yung asukal? Kasi yung dating 50 pesos, naging 100 plus. Ganun ba kadali magnakaw ng 50 piso? Karagdagan? Eh, 100% itinaas eh. 60% pa nga eh. Hindi ho ba? Oh. Ngayon, punta tayo doon sa main event ng ating program, ng ating tatalakayin. Ito pong Sambales Electric Cooperative, wala pong pinagkalayo dito po sa Ormeco naman, Oriental Mindoro Electric Cooperative. Isinulat po ito ng aking kaibigan at na-forward po sa akin. Sabi dito, Senator Rafi Tulpo said it's time for the Department of Energy, DOE. Napapanahon daw po ang Department of Energy to uncover certain politicians acting as protector of INIP or predatory electric cooperative. Para po sa ating kaalaman, mga kaibigan, kinakailangan pag dumadating po ang eleksyon, gagamitin po natin ng ating utak. Bakit mo iboboto yung party list? Ito pong mga electric cooperative na ito, for the information of Senator Rafi Tulpo and other senators. Ito pong mga electric cooperatives na ito, nakakadalawa na po ito. Dalawa po yung kanilang naitayo ng party list. Ha? Para napagtatakpan nila yung mga kagaguhang ginagawa nila dyan sa pagdidistribute ng electric sa mga probinsya. Katulad po sa Sambales Electric Cooperative. Dito sa sinasabing hawak ko, ito naman, Oriental Mindoro Electric Cooperative. Yung problema ng Sambales at ng Oriental Mindoro and other provinces are almost the same para sa kaalaman po ng Senado, Kongreso at ng Malacanang. Ha? Kasi sinasabi dito, it is time for the Department of Energy to uncover, ha? Hubaran tong certain politician acting as protector of INIP on predecessor electric cooperative. Oh, may pagtanggol sila doon sa Kongreso. Buti na lang walang party list sa Senado. Oh. This electric woos has been with Ormeco Oriental Mindoro for more than two decades. The one who suffer the most are the consumers, people whose appliances break down, and students who struggle to study because there is no light. May electric cooperative nagdi-distribute, hindi makapag-aral yung mga estudyante dahil brownout.
Ganyan din o, doon sa Sambales, anak ng buhaka ng ina ninyo. Ha? Ganyan yung inaabuso yung consumer eh. Ha? Lagi pong walang ilaw. O, duktungan natin. The worst thing about this situation is that there is always brownout. O, kita na ninyo. Yet, the electric bill remains high. Kahit po araw-araw, oras-oras, nagba-brownout. Ha? Yung taas ng singil ng kuryente, yung pa rin. Oh. This is unacceptable. Hindi daw po ito katanggap-tanggap. No amount of excuses will justify this negligence of Ormeco or even Sameco, ha, of Sambales. Senator Tulpo stressed, some of the complaints involve lower outage, which prejudice small business online classes disrupted by frequent brownout. Ito daw po mga kagaguhan ito, naapektuhan ang mga maliliit o malalaki, pati po ang mga nagkaklaseng mga estudyante dahil po dyan sa sunod-sunod na mga brownout. Too much red tape. Consumers complain were not duly attended. Kahit daw po nagko-complain ng mamamayan, hindi po umaakto itong mga demonyong ito. Ha? Magalit na kayo mga buwaka ng ina ninyo. Hindi pa kayo magkandamatay, mga hype kayo. Were not duly attended, hindi po pinapansin. Ha? Unreasonable high power rates, system loss. Oh, yung system loss. Ha? Tandaan ho ninyo, ha? Yung system loss. Dahil tutugay-gay natin yung bill ng kuryente ninyo dyan. Sabi dito, consumers complain were not duly attended to unreasonable high power rates system loss due to electric theft are being shouldered by legitimate consumers. Bakit ang consumers ang dapat pumasa nito, etc.? Oh. The worsening power prices in Oriental Mindoro or even Sambales have been a hot spot due to mounting complaints of consumers according to Senator Risa Hontiveros. Maraming salamat. Ha? Nakiayon din dito si Senator Risa Hontiveros. Ano sabi ni Risa Hontiveros? She said that one of the factor behind the power prices in the province was the inability of Power One to perform its legal obligation to deliver adequate power supply to Ormeco or even Sambales. She further asserted that Ormeco, explanation that the outage were caused by a low production of renewable energy. Yung low production daw ng renewable energy ang isa sa mga problemang ito. At unacceptable since this problem should have been anticipated by the management a long time ago. Senator, sabi naman ni Senator Gatchalian, on his part, urged Department of Energy to explain the alleged interference of National Electric Administration. Kita na ninyo, ha? May Department of Energy na, meron pang National Electric Administration. Ang dami yung sumasaw-saw dito. Lahat gusto kumita eh. Wala sa lang kiber kung nahihirapan ang consuming public. In the selection of manager of electric cooperative, an example is the Benguet Electric Cooperative. O, kita na ninyo, nadagdagan pa. Ha? An example is the Benguet Electric Cooperative,
Vernea, itong National Electric Administration, caused the appointment of manager and rejected the choice of its board of directors. Oh, eh hindi lamang ho yan ang problema dyan. Ha? Ipapaliwanag ko po di sa inyo yan mamaya. It cannot be denied that the province of Mindoro, which is the seventh largest province in the country. Wow! Ang Mindoro pala, ha? Eh, ikapitong pinakamalaking probinsya sa bansa. Has for years been unduly deprived of adequate electric supplies. Pinagdadamutan, ha, ng supply nito mga cooperative na to. Thus, hampering its economic development. Kaya bumabagal yung kanilang ekonomiya. There are two power problems besetting Mindoro. First, the province of Mindoro combined allegedly have a low density population. Reportedly, around 1.4 million, which makes investment in energy not so attractive. Meron daw pong nag-invest pa dyan, hindi pa rin attractive. This, however, is not a valid reason. Hindi daw po ito ang mga dapat valid reason for the government to ignore the power predicament of the province. Dapat pakinggan ng Malacanang ito, ng Senado at ng Kongreso. Ha? Ulitin ko, ha, sabi nila. This, however, is not a valid reason for the government to ignore the power predicament of the province. Government must come in and help provide sufficient energy power to spur economic progress in the area. To be sure, in terms of public welfare and interest, the province is also entitled to equal protection of the law. May kaduktong ng konti, ano. We noted that the electric cooperative model like the Omer or Meco does not fit the privatization concept under the IPIRA law. Ha? This law has failed to protect consumers. Yang IPIRA law na yan, hindi nakakapag-protekta sa ating mga consumer from the sudden increase of power generation charge to lower electric rates. Evidently, after 12 years, the IPIRA law, Electric Power Industry Reform, yan ang IPIRA law, no? The meaning of IPIRA law is Electric Power Industry Reform Act, which mandate the Energy Regulatory Commission to promote competition, encourage market development, ensure consumers' choice, and penalize abuse of market power in the restructured electric industry. Failed to dismantle the cartel, and provide an inexpensive supply of electric, major amendment to this law is urgently needed. Finally, we should not politicize the appointment of electric cooperative managers, but instead appoint people with integrity, competence, and adequate knowledge of the power industry. Ano po, ay magandang umaga, Maring Lina Reyes dyan sa Amerika, no? Ha? Lahat kayong mga nanonood, maraming salamat, magandang umaga. Ito po, para sa kaalaman po nating mga mamamayang Pilipino, ano, kung kayo'y nasa abroad at meron kayong probinsya, turuan natin ang ating mga kamag-anak. Pag sinabi pong, katulad nito,
Oriental Mindoro Electric Cooperative. Sa Zambales naman eh, Zambales Electric Cooperative. Ha? Mayroon pang isa ako nabanggit dito eh. Oh, diba? Ikaw consumer, nasasaktan kayo doon sa taas ng singil. Yung the word cooperative, ang ibig po sabihin yan, pag ginamit yan ng electric provider, yung the word cooperative, mga cooperative na to should be registered doon po sa development diyan sa sangay ng development cooperative. Gandang umaga rin sa iyo at sa lahat ng televiewer, sabi ni Marin Lina. Tayo pong lahat na nasa probinsya, kung ang nagsusupply po sa atin ng kuryente ay cooperative, we should demand. Ha? Kinakailangan nagdi-demand tayo. Tayo ay kasapi. Member tayo ng cooperative. Senator Rapi Tulpo, Senator Risa Honteberos, Senator William Gatchalian. Unang imbestiga. Paano narehistro itong cooperative na to, itong electric cooperative? Kasi kung membro tayo ng cooperative, dapat meron tayong dividendo. Halimbawa, nagbayad ka ng 1,000, may a certain percentage na dapat bumabalik yan sa atin eh. Ha? Yung pinaka-share natin kasi membro ka eh. Maliwanag, sabi oh. Oriental Mindoro Electric Cooperative. Oh, sa Zambales. Zambales Electric Cooperative. Paano kayo naging kooperatiba ng elektrisidad? Saan kayo nakarehistro? Yan ang unang tanong. Pangalawa, sinasabi dito, may mga magagaling na managers na dapat na-appoint to run the business. Eh, tinatarantado ng board eh. Bakit? Yung board po ng cooperative, hindi po ang membro, hindi po yung mga naging director dyan, hindi lahat, consuming public. Yung iba, mismo, nagtatrabaho dyan sa electric cooperative na yan. Oh, bakit sila kasali doon? Diba? Yun ang tanong. Pangalawa, nasaan yung dividendo ng mga tao? Oh. Dito nabanggit, system loss. Yung system loss, oh, tingnan ninyo, Zambales. System loss charge nyo, 432 pesos and 92 centavos. System loss lang yan, ha? Ito po, bigyan ko kayo ng example. Nilista ko, ito eh. Oh. Ang tunay na bill mo, ha, ang tawag nila doon, yung generation system charge. Yung tunay na bill mo, halimbawa, 10,571.42. Janet Portalesa, Lina Reyes, ito pakinggan po ninyo. Ang original na naging cost ng kuryente mo, 10,571.42. Magkano ngayon ang napatong? Oh. Napatong po dito sa total bill mo. Oh. 5,644.68. Eh ang original mo na bill 10,571 lang. Pero yung sinisingil sa'yo, this is 16,216.12. Madali po bang kitain? Lalo na kung
tiga-probinsya ka, na ang ipinatong sa iyo ay 5,644.68. O, ayan, no, sinabi dito, system loss. Yung system loss na yan, isa yan, doon sa siningil sa iyo, system loss, 432. O, eto muna, ha. Siningil sa consumer, yung transmission system charge. Magkano siningil? Kung ang bill mo 10,000, ang babayaran mo 862.18 centavos. To. Meron pang charges na demand charge. Ano yung demand charge? To. Dinidiktahan kita na magbayad ka, sabi demand charge. To. 862, mga anak kayo ng puha ka ng ina ninyo. To. Demand charge, magkano? 1,138.91. Oh, saan mo nga kinukuha? Ito po yung sinasabi ko na idinagdag sa inyong sa dinagdag sa siningil ninyong halimbawa, naging 16,000, eh original mo 10,500 lang. Nadagdagan ka na nababayaran na 5,644. Ano yan? Ito na yon. Transmission system charge 861. Demand charge, ha? Demand charge pa, ha? 1,138.91. System loss charge. Oh, ayan. Ito pa, ha? Supply retail consumer charge, 547.25. Retail consumer charge, 15 pesos. Ito na, masakit. Diba, may nagmi-meter kayo? Sinisingil ho sa atin yan. Ha? Metering system charge, 344. E ilang pong bahay, halimbawa San Marcelino, ilang pong bahay ang meron ang San Marcelino? Ang sweldo nung nagmi-meter sa'yo, 500. E lahat ng bahay, siningil ng 344.51. Saan napapunta yung sobra? Hindi ho ba? O. Ayan o. Metering system charge, yung nagmi-metro daw, 344.51. Ito na, isa pa. Missionary electrification charge. Putang. Naku, Diyos Mariosep. Anong missionary? Meron pa palang mga pastor dito, may mga pare, may mga madre. Ha? Naglililis ng kanilang palda tapos sa atin pinapabayaran. O. Kung mali ako dito, ipaliwanag sa atin ng Senado at Kongreso at ng Malacanang. Bakit itong mga overpiece na ito ipinapataw sa consumer? O, diba? O. Feed-in tariff allowance. Unak ng puta. Ha? Feed-in tariff allowance. 92 pesos. Oh. Missionary electrification charge, 144. Generation value added tax, 95 pesos and 40 centavos. Transmission charge, eto na naman, transmission, may kanina ng transmission system charge na. Transmission value added tax, 134. Oh. System loss value added tax. Ayun na naman, system loss. Ha? 200 pesos and 5 centavos. Distribution, nag-distribute. O, may value added tax na naman yan ng 5 pesos and 82 centavos. Business tax. Pati business tax sa atin pa rin pinabayaran. 2 pesos and 44 centavos. O. Cash incentive for renewable energy developer, 51.92. Interclass cross subdivided charge, hindi ko na naintindihan ito, mga buwaka ng inan to, 235 pesos and 50 centavos. RFS for capex, ayan, yung capex pala may bayad din. 0.46 centavos.
Missionary charge na naman, 1 peso and 59 centavos. National Power Corporation stranded debts, 40 pesos and 18 centavos. So yung mga pinatong sa atin, 5,644 plus yung original na na-consume mo na 10,000, naging 16,000 na po ang babayaran mo ninyo. Ngayon, bakit binigyan mo ng pagtalakay ito, Mr. Willie Espiritu? Napapanahon mga kaibigan, kayong mga nasa probinsya, mag-isip tayo. Ang dapat pong nasa board ng mga electric cooperative, dapat tayong mga nagbabayad. Kasi, sa ayon sa gusto mo, ikaw magbabayad ng bill mo, di ba? Eh, ang karapatan mo na andoon. Consumer ka eh. Kailangan, kayo, tayo-tayong mga consumer, tayo ang nag-i-eleksyon. Sino ang magiging chairman, vice chairman, lahat yan. Ha? Bakit pati empleyado na itong mga cooperative, nagiging official niyang kooperatibang yan? Nabaliwala na yung epiralo eh. Ha? Yan ang liwaliwanag dito. We noted that the electric cooperative model like the Ormeco does not fit the privatization concept under the FYI law. This law has failed to protect, ayan o, this law has failed to protect consumer. Hindi ho daw tayo na proteksyonan. From the sudden increase of power sa pagtataas ng mga generation charges to lower electric rates, evidently, after 12 years, the EPIRA law, Electric Power Industry Reform, which mandate the Energy Regulatory Commission to promote competition, encourage market development, ensure consumers' choice, and penalize abuse of market power in the restructure electric industry. Fail to dismantle the cartel. Hindi ho natin na nakakarate. Dapat walang cartel. Ha? Oh. Ngayon, kung nagkakaroon po ng pagdinig sa Kongreso at Senado, dapat tayo nakikinig. Ha? I-submit natin yung ating opposition. For God's sake, who is Rapi Tulpo? Imagine mo, a radio man like Willy Espiritu, who became senator, knows about this. And knowledgeable po kami dito sa pang-aabusong ito ng mga electric cooperative. Eh. Oh, kaya dapat yung mga senador na yan, ang mga dapat binoboto ninyo, yung mga kagaya namin mga radio commentators, radio announcer. Dahil arok namin, nakikita namin, api ba ang bayan? Api ba? Ha? Naargabyado ba ang gobyerno? O sino nakakabasa niyan? Ayan oo, inaabuso na tayo, hindi tayo kumikilos, hindi tayo nakikialam eh. Bakit? Bakit hindi ka makikialam? Oo. Ngayon, yung mga maiingay, kung re-recruitin niya ng mga electric cooperative, gagawin, ilalagay doon sa board. Halimbawa, 15 kayong board. Eh, ang kinuha sa private sector, tayo yung nasa private sector. Halimbawa, 15 yung board of directors, kumuha ng 5 sa labas, sa atin. Eh, 10 naman sila sa loob. Anong boses nun 5? Meron ka bang magiging boses? O halimbawa si Janet Fortaleza o kaya si Lina Reyes. Meron siyang base sa kanyang mga pag-aaral, sa kanyang pagsasaliksik, eh makakaganda ang isang bagay na ito. O ipopropose na doon, babangkarutehin itong mga kooperatiba na ito. O
Ang masakit dito, nagtayo pa to ng party list para may tigapagtanggol sila doon sa Senado, doon sa Kongreso. Yan yung hinahanap mo, Mr. Rapi Tulpo. Sa mga darating na araw, ibubulgar ko ang pangalan ng dalawang electric cooperative na yan. Alam niyo, anong pagkatao nito? Anong mga binibitbit ninyo dyan sa Kongreso? Paano itataas ang elektrisidad? Paano nyo bobodabilin ang board of directors ng mga cooperative? Ang masakit dito, mga kaibigan, hindi na tayo kumikibo. Nagbabayad tayo kahit na nagtataka tayo. Hindi pa rin tayo mabigyan ng serbisyo eh. Kaliwat ka na ng brownout pag nasira ang mga appliances mo, wala namang babayaran yung mga buwaka ng mga cooperative na yan. Wala silang kiber. Yan po ang isa sa mga masasakit na nangyayari kay Juan de la Cruz na kinakailangan tayo bilang mamamayan ay maging matalino na. Kayong mga nasa abroad, tuturo-turuan po ninyo yung inyong mga mahal sa buhay. O kamusta na yung magkano ba bill mo dyan sa Sameco? Tama ba servisyo nila? Lagi ba nagba-brown out? Eh dumating po kami sa punto dyan sa Sambales. Ha, Mr. Rapi Tulpo, Madam na Senator Risa Hontiveros, ha? Yang si Senator Will Gatchalian. Ha, dumating po kami. Tuwing Lunes alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, brown out. Oh. Ang nakikita ko dito, bina-brown out nila yan, kunyari may kukumpunihin. Eh, linggo-linggo yun eh. Oh, di linggo-linggo rin silang kukuha ng budget, bibili ng ganito. Ninanakaw. Oh, bibili ng ganyan. Nagputol ng puno kasi tinatamaan yung mga kawad. Oh. Eh, demonyo ang pagnanakaw nito eh. Ang masakit nito mga kaibigan, nangungutang pa ito sa gobyerno natin. Ito namang gobyerno natin nagpapauto. May natatandaan ako eh. Naging tao pa ito ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Naghari-hari ito dun sa diyan sa COVID. Dating congressman yan eh. Rinig na rinig ko eh. Sinasabi niya dun sa kapwa niya congressman na nagke-question diyan sa mga electric cooperative dahil nasasaktan na yung mamamayan. Alam mo kung anong sabi? Uy, manahimik kayo ha, kayo mga party list, papayagan ko kayo magsalta. Limited lang, 1 minute to 2 minutes. Kita ninyo, nagwawalang yaan yung mga demonyong yan. Eh siyempre, alimbaba ako, congressman, questioning ko itong electricity. Tapos sabi sa akin sa budget hearing, 10 minutes, 2 minutes ka lang magsasalta. Pag sumobra ka dyan, hindi kita bibigyan ng budget. O, paano na po tayo niyan? Eh, kung tayo sabay-sabay na nag-iingay dito, hindi ho ito lulusot. Kaya yung Department of Energy, Mr. Tulpo, Madam Risa Hontiveros, Willy Gatchalian, yung Department of Energy, anong tawag mo dito? Sandali, hanapin ko. Department of Energy, National Electric Administration, yan, dapat pinapupunta ninyo yan sa Kongreso at Senado. Pagsasapukin nyo yung mga pagbumuka niya, mga walang yan yan. Demonyo ho yan, Judas Iscariote yan. Yan ang kasapakat ng mga kooperatiba. Ayan o, kita ninyo, National Electric Administration, nagsasabi, interference of NEA in the selection of managers of electric cooperative, an example in the Benguet. Yan po mga kaibigan,
Bambuhin niyo niyo yan. Abusado na po ito eh. Oh. Eh mapapalag yung mga nasa abroad. Kung may tigabayad yung nanay ninyo ng kuryente. Ha? Yung mga iniwan ninyo. Mapapalad kayo, may tigabayad sila ng kuryente. Eh kung kayo tigabayad, di ba sasakit din ang ulo mo? Imaginin mo, 10,000 yung kuryente mo, pinatungan ka ng 5,000 mahigit. Yung mga overcharges na yan. Ha? Ano, anong say-say na i-charge mo sa amin ng system law charge na yan? Anong say-say na bakit kami ang papasan dyan sa mga metering system charges ninyo? Oh. Ilan lang yung mga tauhan ninyo? Sinisingil ninyo kami ng 344 pesos? Ilan 344 pesos ang pumapasok sa sami ko dyan sa metering system charges na yan? Oh. Paliwanag nga yan ng mga electric cooperative. Eh, masyado ka naman Willie Espiritu. Eh, alam mo ninyo, napag-aralan ko to eh. Pinag-aaralan namin ito ng AGA party list, yung pinapakiusap ko sa inyong party list. Nakibambo kami dito eh. Ginipit nga kami nung isang congressman kasi siya yung head. Siya yung may majority floor leader nung panahon na yon. Nagsilbi pa yan sa panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ibubulgar ko pangalan yan. Sa mga darating na araw. Kukunin ko lang yung aking baol na naando sa library. Anak kayo ng nanay ninyo, wala kayo talagang takot sa Diyos. Ha? Wala. Alam mo ninyo, yun ang masakit eh. Yung nawawalan ka ng takot sa Diyos, ha? Ang naiintindihan mo lang eh, kung paano ka tutubo at bag, kung paano mo gugulangan yung kapwa mo tao. Oh, kaya ho nagkakawatak-watak ang tao eh. Oh, katulad nitong asukal. Bakit naandoon may pagkakamali, hindi humingi ng basbas sa Pangulo. Pero, hindi ka dito. Paliwanag mo, bakit ba? Bakit ba kayo nagmamadali? Diba? Kung tayo po ba'y mag-aangkat, ibababa ang asukal. Oh. Kasi, kung ang sinasabi, by October, mag-aangkat tayo ng asukal, ibig sabihin, kulang yung supply nitong August at September. Kasi tag-ani na po eh, ng tubo, ha, yung paggawa ng asukal. At kung sinasabi ng SRA, 300 tonelada, at sabi naman ng Pangulo, 150 lang na tonelada ang kailangan natin by October. Ang tanong po, bababa po ba kung mag-aangkat tayo? Ha? Pangalawa, ano po ba ang natutulong ng gobyerno, ha, doon sa ating mga magsasaka? Katulad ng sibuyas, bakit hindi kayo makapag-supply ng white onion? Anong problema ninyo? Oh, meron bang naitulong ang Department of Agriculture? Ganyan mo dapat. Hindi ho yung kahit ba anong ganda na sinasabi ni halimbawa ni Rosendo So. Hindi, may asukal tayo. Meron! Ang tanong eh, napigilan ba ng gobyerno na yung dating 50 ay naging 100? Yun ang tignan ho natin. Ha? Para yung consumer naiibsan naman ng galit. Ha? Eh, baka dumating pong susunod na eleksyon, lalabas pa kayong masama dyan. Kasi hindi natin tinutumbok yung totoong problema eh. Ang totoong problema, simple, yung pagtataas, katulad na itong kuryenteng to. Anak ng putang Diyos Mariosep, kinakailangan ba magmura ako ng murahin ko kayo ng dare-darecho? Di po tuloy din yung programa ko kung nagsasinungaling ako. Ano ba magagawa natin?
Ang importante dito, inarok mo ba yung problema ng mamamayan? Itong electric cooperative, cooperative na nga, hindi na nga ninyo kami isinali dyan eh. Hindi na nga ninyo kami ginawang official dyan eh. Bakit naman lahat ng charges sa amin ninyo pinapataw? Yung Meralco, ganyan din eh. Kinakailangan, maging makatao tayo. Bakit? Nagsisimba ka pa. Humihingi ka pa ng kapatawaran sa Diyos. Tapos, nakakalimutan mo, yung kinakain mo at pinapakain mo sa mga anak mo, galing sa pinagnakawan. Oh. Di ba? Ganun ba ang buhay? Ganun po ba ang tama? Eh, wala ho eh. Walang yaan na ho ito eh. Imagine mo, isang sibuyas, 100 piso. Oh, ano? Eh, marami nga kumakain, di nga kinakain ng sibuyas. Kaya lang, hindi naman sasarap yung luto kung wala nung sibuyas. Oh, di doon tayo sa pula. Eh, sa pula, nasa 120 rin per kilo. Eh, dapat may peg price nga po yan eh. Oh, tignan nun ninyo yung batas ninyo dyan sa Department of Agriculture. Hanggang magkano ba ang dapat na presyo ng sibuyas? Di ba nakalagay dyan 50 o 60 pesos? Eh bakit ho pinayagan ng Department of Agriculture na umabot yan ng 120? Tapos yung puti naging 400. Pandagdag po, yung SRP, hindi ko pinaniniwalaan yan eh. Ano ba yung SRP? Suggested Retail Price. Ang tanong ko nga dyan eh, may pangil ba yan? Halimbawa, si Janet Portalesa o kaya si Lina eh, nagtinda ng sardinas. Eh, yung sardinas na yun, 5 piso. Ipinasa sa market ng 19 pesos, makukulong ba si Lina o si Janet Portalesa? Dahil nilabag niya yung suggested retail price, may pangil ba yan? Ang masakit dito nangyayari, mga kaibigan. Senador, congressman, tutulog-tulog. Tapos yung presidente, binubulag pa ninyo. Anak kayo ng nanay ninyo. Paano magiging masagana 2023 tayo? Bigas. Gaano ba nahihirapan yung mga magsasaka natin ng bigas? Ha? Bago nga yan magiling eh. Ha? E binibilad pa nga sa kalsada yan. Pero nakita po ba natin yung pagod ng mga magsasaka natin sa palay? Magtanim, hindi biro, maghapon na kayo ko, e binibewang ka na nga eh. O tapos babaratin ng gobyerno, 11 pesos. O. Kaya yung sinasabing magiging 20 pesos ang bigas, hindi mo mangyayari yan. Hindi mangyayari in the sense, pinakikinggan ninyo ng mabuti yung mga nagsasalta na yan. Eh, puro mga incheck naman yung mga, hindi naman mga tunay na mga Pilipino yan eh. Nasilip ko tuloy si Rosendo So. O eh bakit So? So past the voice of an angel? Diyos Mariosep naman, huwag naman po tayo, huwag, pag-aaralan nun ninyo yung inyong mga bibigkasin sa himpapawid. Ha? Pag-aaralan ninyo, tama ba? Oh. Merong asukal. Oh, eh kahit ba merong asukal, mabibili ko ba yan? Yun ang tutumbukin natin. Oh, eh ba't ka bibili? Ba't ka mag-i-import ng October? Kasi kung totoong mag-i-import tayo noong October, may katotohanan yung sinasabi nung mga nag-railroad na opisyal ng SRA. Oh. Eh, totoo eh. October, mag-i-import tayo. Ibig sabihin, may kulang. Oh. Tinumbok ba ninyo yung problema dyan? Bakit po yung mga industrial ang binibigyan ninyo? Bakit yung mga direct consumer pinababayaan natin? Yan, titignan ninyo. Pati itong mga highway na to,
Eh, kahit na po yung mga huli-huli na yan, imaginin mo. Gumastos ang lungsod ng Maynila, lungsod ng Quezon City, kung saan-saan lang. Gumastos ng mga CCTV, lalagay doon sa stoplight para kahit wala ng police, kahit na wala ng traffic enforcer, stop, gumuka. Oh. Wala na, basta dadating na lang sa iyo yung bill, yung penalty mo. Ang tanong eh, makatotohanan ba ito? Eh bakit meron pa kayong pakalat-kalat na traffic enforcer? Ang palusot naman ninyo. Kasi yung iba, wala. Kasi yung mga ibang stoplight, walang camera. Eh kung wala pang camera, huwag niyo munang implement. Sabay-sabay dapat yan. Diba, Berhinel Yamado? Oo. Oh. Anak kayo ng nanay ninyo, puro panluloko sa bayan ang iniintindi ninyo eh. Okay, tanin nyo, tuloy-tuloy yung aking komentaryo, hindi na ako nakainom ng kape. Kape muna tayo. O. Bakit tayo nagagalit sa mga ganyang sistema? Ha? Halimbawa, Janet Fortaleza, Maureen Agbingula, ha? Berhinia Llamado at Lina. Halimbawa, kakain ka. Ha? Kakain ka sa isang karinderya. Tapos ang nakita mong isang order ng mitsado, 100. Gutom na gutom ka, wala kang magawa, galit na galit ka. Bakit naman 100 piso? Di ba? Ang masakit dito kasi, hindi natin tinungnan, sasarap ba ang mitsado kung walang sibuyas? Magkano yung 1 kilong baka? 400, sabihin natin. 1 pirasong sibuyas, 100. O, eh, lagyan mo na lang ng 100, 500 na. Diba? 500 na. Toyo, paminta, o, bechin, o. Halimbawa, nagkonsumo ka na ng 700. Eh yung gasol pa. Paano mo ngayon ibebenta ng 60 pesos? Ilang gramo ba ang 1 kilo? Di ba ang 1 kilo, 1,000 grams? Oh. Eh yung per order, sabihin natin 100 grams. Di 10 order lang yun. Yung pinuhunan mo na 700, 10 order lang po yun. Ngayon, kung dadayain mo yung customer, dadagdagan mo ng sarsa, ilalagyan mo pa ng konting patatas o kaya ng carrots, doon mo nalang dadayain yun eh. Paano kakain yung isang namamalimos? Ano yun, didilaan mo nalang yung sahig, tapos kakain ka ng kanin, ang ulam mo, yung basura. Ganun nun ang nangyayari mga kaibigan eh. Kaya dapat maging matalinghaga ang ating agrikultura. At pati itong electric supplies natin, dapat bumaba po ito. Ha? At naniniwala ko maraming alam itong pangulo natin. Ha? Alam ko maraming alam yan eh. Diyos Mar Joseph, nakita ninyo kung gaano kagaling si Ferdinand Marcos Sr. Ha? Ikaw, Juan de la Cruz, magtanim ka para kumain ka ng matiwasay. Ha? Hindi ho pinupulot ang binabayad natin sa kuryente. Hindi ho pinupulot ang ipinabibili natin sa pagkain. Paano ka makakapagpaaral kung ganitong kamahal? Oh. Kaya, pag nagdadasal po tayo, mga kaibigan, kinakailangan mataimtim at huwag natin kakalimutan yung nakasulat sa Biblia. Ano yung nakasulat sa Biblia? Janet Fortaleza, Maring Lina Reyes at Berhinia Llamado. Ang sabi sa Bible, nasa
Diyos ang awa. Nasa tao ang gawa. Kung nagugutom ka, hindi mo pwedeng sisihin si Lord dahil wala kang kakainin. Maawa lang po siya. Kinakailangan tayo ang gagawa ng tama. Gumawa ka ng tama, mahal ka ng Diyos. Gumawa ka ng kamalian, kaawaan ka lang ng Diyos. Ha? Kaya kinakailangan tayo, kung nagdadasal tayo, mataimtim. Maghanap buhay tayo ng mataimtim. Umakto tayo at kumilos tayo. Ha? Panindigan natin ang dapat nating ginagawa sa buhay natin para nagiging tama. E tingnan natin kung paano natin babaybayin muli ang edukasyon dahil next week, pasokan na naman po. Kaya kayo dyan sa San Miguel Corporation, ha? Itong pakulo ninyo dyan sa SLEC and LEX na yan, yung mga signage ninyo, ihampas ninyo sa pagmumukha ninyo yan. Ha? Tikman ninyo kung paano nahirapan si Lord nung hinahataw siya sa, nung siya bago ipako sa cross, para paintindihan ninyo kung paano yung ginagawa ninyo sa kapwa ninyo tao. Mga mukha kayong pera. Patawarin nawa kayo ni Satanas. Ako po ang inyong kaibigan, Willie Espiritu, ng inyong programang For Your Information. Patawad po kung ako may pagkukulang sa inyo pong lahat. Nawa, tayong lahat ay patnubayan ng pumikapal. Maraming salamat. Thank you for watching, For Your Information. And stand by. Susunod na po ang Digital Patrol ni kasamang Kapitan Selbaysa. Ako po muli ang inyong kaibigan, Willie Espiritu, na nagsasabing, I love you! I love you all. Bye-bye! See you tomorrow.